nagbabalik ulit tayo mga ka-Jejemon. Alright, Jejemon TV part 2. Yung akin namang yellow Honda Fit ang ano, ang iano natin, i-vlog ngayong araw na to. At magpapa-interview tayo kay Master GRP 24. Ayun, yung last time. Ayun, kung gusto nyo yung ano, salamat pala sa support nung una namin video. 2.1 ano na. 2.1K. Ayun yung pinakamalaki kong ano, views. Kung gusto nyo mag-subscribe din para may na tayo pandagdag ng mga parts. Pag 1,000 na yung ano, subscriber. Yan, wala for 1,000 subscriber mga idol. Tapos, then, para ma-support nyo rin po yung aming mga vlogs. Ayun, sa pang-dagdag future din ng ano. I-share din namin mga dinagdag namin. Yung mga history, accessories, history nung kotse. Sa yun mga idol. Pa-interview tayo ng mabis kay Master GRP 24. Alright, Master GRP 24. So, sir, quick question. Ano nga po pala ang inyong kotse na to? Ito, ano to, 2007 ano siya. Honda Fit USTF. Oh, 2007. Pero sa ano, tinatawag nila tong GD. Mm. Kasi ito yung first gen ng ano, ng Honda Fit. Oh, ng Honda Fit. Sa Pilipinas or sa dito sa US, US ito yung first gen. Mm. Tapos sa Pinas, ano siya, Honda Jazz. GD1, GD2, GD3. Mm. Ayun, hanggang may GD4 pa yata, GD5, GD6. Hindi ko na alam, pero ito ay GD3. Kasi oh, nice. Nice po, sir. Sa B number, ayun o, GD3. Ayun. So, dyan GD3, yung makikita na GD3 talaga siya. Oh, hindi ko pa ano so, na. So, sa Pilipinas, anong ano niya? Anong model? GD rin ba? GD1 yata. GD1. Oh, pero GD rin. GD. Pati ang mga Japan, o. Oh. Oh, okay. So, ito yung first gen. Ano pong pagkakaiba ng GD1 sa GD3? Sa GD1, yung ano niya, yung mga, kasi ito USDM. Mm-hmm. Pag USDM, mas mahaba yung ano niya. Mas mahaba yung front end. Ah, yung front end niya. Pero yun ang ano ko, ang future kong gagawin, GD1. GD1, kasi medyo rare yun dito sa US. So, wala siyang labas na ganong style dito? Dito sa US. Oh. Bala ko, ang gagawin ko, papalitan ko to. Headlight. Buo. Dito, bumper hood. So, papalitan lahat yun. Oh, so, mababago rin yung reinforcement mo, no? So, yung mga latch, same pa rin or hindi na? Iba, iba. Iba na yung latch. Kasi yung sa, ano, mamaya papakita ako, yung sa GD1, ano siya, nasa loob. Nasa loob. Oh, pwede po ba natin makita, oh, sir? Pasensya na, sir. Kakapintura lang to kanina umaga. Kakapintura lang ba? Okay lang yan, sir. Ganda nga po, Pogi. Maganda ba? So, anong plano nyo po pala dito? So, anong concept nyo sa kotse na to? Spoon ang gagawin ko ngayon. Ano, ang concept ko is spoon. Kasi nang gano'n na ang Mugen, na nice. GS Racing na to. Ang daming forma dito sa kotse na to. Oh, GS Racing. Oh. So, ang GS Racing po, Japan siya na Japan din, setup. No? Japan oh. Setup sa, may mga ano, nakakuha na rin mga Thai at Malaysia. Linis po, boss. Dito, malinis. Dito, tingnan mo yung pintura ko. Spray gun lang gamit ko yun eh. Spray gun. Kaya, spray gun. No? Oh, nice. Pag ano yung hindi yun, no? Kasi dati kalawang nakalawang na yan, boss. Oh. Kahit daming kalawang. Sabi ko, mapag-practice na lang to. Pinag-practice ako yun, no? Pero ang gagawin ko, next time, papipindurahan ko rin to. Yung engine bay. Oh, ang pinagkaiba dun sa GD1, saka ano, yung GD1, na dito yung ano, kita mo to, mas mahaba to pa ganito. Ah, oh, okay. Ito yung latch na, yung latch ng mga sa Pinas na dito, saka sa Asian. Asian, dito, oh. Nasa loob, wala to, nasa loob. Kaya nung tinatry ko yung bumper ko na galing Malaysia, papakita ako next time sa inyo. Maliit yung ilaw nun, pati mga sa Japan, maliit. Maliit ang ilaw nga. Hood, maliit din. Hanggang dito, pati to, maliit. Ayun ang pinagkaiba. Ang oh, ganda rin oh, sana oh, nito, ganito oh. Ano. Ang ganda maganda rin kasi mga, may ano siya, fog light. Eh. Fog light. Maganda rin, may grill kasi ay hindi nagpapabuhay sa unahan. Ito kasi, grill. Sports na to, ng ano, ng oh, Honda, sports ng Honda Fit. May base model, wala nito. Ang base model, walang fog light. Walang, oh, so, walang ano, walang, walang front lip. Walang side skirt, walang back. Oh, spoiler. Walang spoiler. Walang spoiler. Na. Oh. Yun lang. Tapos, So ano pong dadagdag nyo dito ngayon sa makina, sa engine bay? Engine bay, ang linis dati na to kasi pula lahat. Nung medyo natagal na, tapos medyo
na ano-ano pa. May mga local driver na preno bigla. Ayan, magkakamayan ng problema yan. Mm. Pero ito, DC Sports na ano, bull bar. Bull bar ba tawag yan? Strat bar, yan. So, ang parang ano siya, no? K-swap na pinaliit. Oh, L15 to. So, anong engine po to? L15A. So, 1.5 siya. Ganda. Kasi mukhang K-series siya kasi yung intake niya sa ano harap, oh. Tapos yung header sa likod. Ang pinagkaiba rin pala sa, ano, sa GD1, GD2, GD3. 1.3. Oh, GD1, GD2 ng Pilipinas. 1.3. Ang tipid yun. Oh, ang tipid. Ito, 1.5. So, mas malakas ng konti. Malakas-lakas din. Oo, may power. Kasi mas mataas yung bore. Marami ka nito. So, ito ba BTEC to? Yung GD1 ba? BTEC rin ba? Ano yata yun eh? Tawag dito? Nan-BTEC. Twin cam yata yun. Twin cam ba yan? Then, nan-BTEC ba ang ano? Honda Fit, Honda dyan sa atin? Hindi ko masyado sure. Pero, in Asian version. Siguro hindi yata ano yung BTEC. Ito yata 1.5 BTEC. Ganda po ba? Sa ganda. Mag-comment lang kayo dun sa, ano, sa mga taga-Pinas na GD1 kung BTEC sila para... Ay, verify nyo po kung tama po ba kami. Hindi rin po namin sure. Kasi yung una namin kotse, ano po, EK hatchback. EK hatch. EK, ano, Civic, sa EK, ano, EF. May EF din po kami. Ito, kasi border to, ang ganda eh. Oh, parang siya malaki siya, compact siya. No? Kala parang, mo, no? Kala mo maliit. Pang hatch, no? Mas mahaba nga po itong green kaysa sa, ano eh, yung sedan. Mas mahaba. Pag kukumparehin mo. Pero makikita mo sa loob niyan, malawak. Malaki ang loob. So, magugulat po kayo. So, ngayon boss, ano itong, ano? Anong ito yung mga headlights. Headlight, pinatan mo. Kasi ang usual yung ano niyan, dito yung mga Honda Jazz, kung anong kulay. So nag so yung ilaw po pala boss. Naputol tayo kanina sa ilaw. No? Naputol tayo sa ilaw. Eh. So yung ilaw po boss, anong sa ilaw? Yung labas kasi dito, ayaw ko sa Pinas kung kasi per ano yan, per color. Per color. Yung kulay ng kotse mo. Yung OEM. Mo dito, OEM, kulay puti rin. Ah, yung itim na shade. Oh, ito, smoke na to eh. Aftermarket na yan. Aftermarket na yan. Oo. Oh, blue. Blue rin. Oh. Meron din dito labas, orange, gray. Saka puti. Puti rin, makikita mo. Puti, okay. Ano nila, Pops Rain. So, so hindi puti. Na, ano siya, hindi na siya hindi OEM. Hindi na siya OEM. Kaya nakuha ko lang yan. Oo. Oh. Ano rin ito, mahal din eh. Mapresyo rin. Magkano isang piraso po ba nabibili or pair? Merong ano piraso pero konti lang diferensya dun sa ano kasi hindi papantay kung isa lang kumunin ko. Ano, kinuha ko ng pair sa eBay. Magkano inaabot ng ganyan ngayon, boss? I-check nyo na lang kasi baka... Kaya kami makuha kayo mas mura, pero nakuha ko 300 plus to eh. Oh, 300 plus? So 150 each, no? Dalawa niya yung bago. Oh, ayos po, boss. So ngayon, may nakita po ako, boss. Ano tong gauge natin dito? Ah, bigay lang yung boss sa ano. Bigay lang po sa kanya ni Boss Jerry. Bigay lang po sa akin eh. Sabi ko nakatambak lang do. Ano, kakapindura ko lang, nagbabaklasa na. Wala niya ano ni Ay, Boss Jersey. Boss. Oh, upo ka dun. Ang ganda po, boss, ah. So, para sa po ito? Turbo ba? Naka-turbo ba kayo? Or... Hindi, wala na yung boto. Ang pala turbo. Ang ganda rin po ng ano niya. Modified driver. Ayos. Formang tipid lang ito, boss. Malinis po, boss. Malinis. Formang tipid lang. Ang ganda po, boss. Tapos ito muna bago ka sumakay. Bawal sumakay dito ng dipa. Sorry na po, boss. Kasi yung bawal magbubukan ito eh. Siwas. And, ito, yung gauge para sa ano to. Sa temperature. Temperature. Kasi makikita mo dito sa Honda Fit, wala siyang gauge para sa temperature. May sensor lang doon na nakulay ito. Makita ko sa'yo. Ano yan? Ito tayong battery na ko. Ayun o, kita mo. Ayun para sa temperature niya. Ah, yung blue na yun. Yung blue, o kung malamig. Eh, hindi mo makita kung ilan ang temperature. So, ito po para sa temperature. Oo, yan. Tsaka sa battery. Battery, saka, battery, oil, saka oil. Pressure. Yan, oil pressure. Ayos po. Ganda rin po ng ano niya. Tawag mo dito.
Ano yan? Galing yan sa ano, sa China. Ah, Tokito ba? Kasi binili ko yan, buong ano, buo ng ganito. Oh. Eh, yung galing China, yung mga galing Asia, hindi kakasya sa USDM. Kaya huwag kayo bibili basta-basta. Ang ginawa ko nang kinat ko ng kinat, Renay ko, hindi pa red. Ang ginawa ko, nag-end up ako bumili ako ng panibagong frame, USDM na frame, na ready na siya pang 2 din. Kaya yan, nakalabas. Nakakalabas. Kita mo labas, ginawa ko lang ng paraan. Hindi naman po. Hindi ba na okay naman. Maganda ang pagkakaan. Okay din naman. Oh. Ako lang gumawa niyan, pati ng connector. Tapos yung tachometer. Tachometer. Kasi may connection na din dito, kaya binalik ko na lang. Ay lang. Ganda po, boss. Tapos spoon na ano, sheep knob. Spoon, sheep knob. Spoon din na ano, ito, leather. Leather. Tapos ano lang, ayan, mga ganyan lang dinagdag ko dito. Ayos po, boss. Ganda. Hmm. Ah, ito pong upuan. Ano pong tawag dyan? Ano lang to, nabili ko lang ito mura kasi 4 man tipid lang ako. Ay, ang ganda po, boss. Ang ganda kinalabasan. Malaki rin talaga po loob nito. Malaki, oo, yan. Pwede mo may yung X-bar yung pa po pala kayo, no? Oo, nabili ko lang yan din sa Emmy Garage yan. Emmy Garage, ang ganda. Nabili ko lang yan din sa Honda Jazz din na na-aksidente. Pati yung ano niya, yung yan. Transmission nito, palit ng transmission nito. Palit na rin transmission nito. Ayos po, boss. Mm, palit na. Oo. Tapos yung brake caliper. Caliper. Palit na rin, rotor. Doon na rin. Kaya makikita mo doon, palit na. Palit na rin. So, paano naman yun yung mga pinalitan ko? Sa rims po ba? Ano po ba ang tago yan sa rims na? Sa rims. Diyan ka lang naka. Eh, no? Ang labo ko naka-negro pa ng bata. Oo nga, no? Naibe-bend pa pala po yung ano, no? Parang playground din pala siya, pwede no? Pwede maging playground ng mga anak niya kung may anak na kayo. Maluwag po ba? Natatobo. Excuse nga, no? Yan, pag gano'n na, pag ano, pwede mo itaob, pwede mo... Pwede mo ayos po, boss. Pangato ko pa dito pag may paloko-loko, yun. Ayos po, boss, ah. Naiga yan, all the way. Tatanggal mo na, no? Malaki ang loob. Malaki yan. Malawak yan. Amazing. Ito, so ano pong tawag po dito? Emmy Garage po siya. Carbon, no? Carbon fiber. Carbon din ko eh. Kaso carbon na. Din. Tapos ito. Sinalitan ko na rin ito. Ang cover ha. Ay, quick release na rin pala po kaya, no? Hmm? May quick release na. Spoon. Spoon 10. Kasi concept na yung spoon. Emmy Garage. Emmy Garage. Naka ano lang ako dito, i-box spring. Ito, nilagay ko lang dito kasi maganda to eh. Oo. Maganda, malinis tignan. Kaya ngayon may... Ano po tawag ba dito? Cargo... Ito eh, cargo, ano siya, security cover. Para hindi makita ng mga bag. Mga bag para makapera. Ayos po, boss. At ito pong ilaw, mukhang iba na to sa ano ah. Ibang ano ilaw na siya sa USDM. Kasi yung GD3. Medyo iba, iba pa. Pag-indilaw na yung dalawang ilaw. Ayun ang Honda Fit dito. Ayun ang Honda Fit dito. Ito, ano na to? Pang-jazz na yan? Pang-jazz. Oh, ayos. Tapos ito, binutasan ko to. Tinanggal ko reinforcement. Yan o. Ang kagandaan dito sa USDM, lahat ng parts mo, may ganito. May serial, ano may serial number yung doon. Yung, bin number, lahat. Paigot yan. Para malaman mo kung original. Lahat. Parts original parts. Yan, nandiyan kung lahat yan. Ayos, lahat ng parts. Ayan, kakapindura ko lang ng ano. Kaya next time, pupuliduin natin. Dilaw na lahat po yan. Dilaw. Ang ganda po, boss. Hindi ko pa nga nagagamit. Ano pong coil na ginagamit nyo ngayon? Ano ngayon to? I-box spring. I-box spring. Lowering spring. Wala akong ano, budget pa na ano. Formang tipid ang gagawin ko. Ang ginawa ko, pinatorno ko. Torno. Ginagawa sa pinesto. Sinusunog. Pinepreso. Pinepreso yung ano. Tapos, ano pong ano, ride niya? Medyo matigas po ba? Maano siya. Okay din. Pang-formang tipid talaga kasi maano siya yung... Matalbog. Matalbog. Ah, matagtag, no? Matagtag. Pero pwede na rin. Kaya nga nung ano, pinalitan ko siya, nalagyan ko ng LCA last time, nabasag. Kasi sobrang tagtag. Kaya bibili ako ng ano, ng coilover, tapos ilalagay ko na yung LCA na ano. Usually, hindi naman nilalagyan ng LCA to, pero ginawa ko lang para ang ganda tignan sa likod. Kaya makita nyo dun sa iba kong post, naglagay ako ng LCA, kaso nabasag uli. Pag padating na uli na isa, galing ano, Pilipinas. So meron po pala kayo doon ano, 'di ba, video na meron. Na 'yung pag-install niyo ano. So, pwede po na i-check niyo po dito sa vlog na 'to. Sa vlog, ano, i-send po namin 'yung link. Okay.
Tapos ito. Muffler niyo po ba? Sanong Megan Racing. Megan Racing. Ganda po ba? $50 ko lang binili. Ayos ah, $50. $50 lang. $50 ano, oval, lang. Oval? Oval yan. Saan nilagyan silencer kasi maikpit po dito sa US yung ano eh. May tunog. Oo. Kahit nga walang tunog, na-pull over pa ako tatlong beses. Ang ganda po, boss. Maingay po ba? Hindi ganun ka... Hindi, hindi ganun ka ingay. Masuabe lang to. Sa ato, pinilagyan ko na rin ito. Binutasan ko. Ano po tawag dyan? Paglamp. Paglamp. Rare paglamp. Gaano, Japan version. Stanley. Stanley. Oo, I see. So, sa setup naman po ng rings, ano pong goma at rims po tawag natin dito? Dati naka-kinsi ako na rotice, ang tawag dito rotice, slipstream. Yung mga walang pambili ng ano, ng spoon. Kasi magkano kayo ng, spoon. Kala mo, may ginto sa, sa lag nuts, no? Ay, hindi dahil lang yung ano, yung mahalong pesa para papugihin yung kotse. Ang technique lang dyan, mag-antay ka lang ng ano, timing. At saka pakikipag-usap lang sa tao. Ito, naka-kinsi ako dati. Wala nung budget. Ganda po ng setup. Ang ginawa ko, next time itimin ko to, tapos blue ang gagawin ko. Caliper. Kasi naka-rimas ako na puti dati. Yung ano ko, yung tawag dito, lag nuts, box race. Ah, box race. Yan, makita mo, may laki yan. Oo nga, no. Box race yan. Kaya, ito, yan, mga advanced playband na rin yung ano, Yokohama. Ano po setup po ng goma natin 205-16 to eh. 205-16. 205-45. 205-45. Dito ko ito 205-45 eh. Tapos 16. 16. Na. Naka-15 ako dati. Kaso nga lang, mas gusto ko 16. Kaya, ito na yung setup niyan for now. Ganda po, boss. Salamat po sa... Yun. Tapos baka ang next na goma ko dito, federal. Federal na. Federal. Ang nung mapudpud na naman ito. Medyo USA pala ito. Abangan po natin yan. Abangan natin yung susunod na ano. So, ano pong target nyo dito? Target ko... Yung final na result. Ano target ko, makulang pa. Ang kulang pa nito, detail. Detail. Pintura, detail, lahat, in and out. Ganun. In and out, walang mga din. Panel, no? Malinis na malinis. Tapos, yung matching ng kulay, saka din, at yung inside. Tapos yun, pag nagawa ko na yun, sasaba ko na ito sa Casio. Pag sobrang detalye na, sabi ko, malinis. So ito po, boss, mukhang hindi rin to stock ah. Mukhang ano to, galing pa ata sa anin, ibang Japan po ito na version, eh. Hindi ko Japan lang version. Kailangan ko na ipatawag dito yung refresh na. Refresh, oh. Ang ganda po, boss. Ganda kasi yung ibang mga buwan mo nito, palabas na dito eh. Oh, ito, parang flat lang flat siya. Flat siya, so ganda, ganda ng pagkakaano niya. Usually, hindi ako naglalagay nito. Oo. Eh, ang ganda nito, nung pagkakuha ko, may ganito na. Oo, ganda. Malinis siya tignan. Protekto na, ano. Ang ganda po, boss. Abangan po natin yung susunod nyo na project ko ito, dito. Ito pa, sinaltang ko. Ang last ko pala dyan, yung MMC na bumper. MMC na bumper. MMC na bumper, tapos, kung baka hindi na may pitch sa ano sa yung loan ni nila dito baka B series o kaya K series last na yun last na Ano yung final ano na niya final setup niya tapos ang gagawin ko mga pag nagsawa na baka mag GS racing na additional na bumper saka spoiler para palitan lang forman sa isang rings pang GS racing yellow. Bakit yellow po? Yellow kasi, usually ano eh. Ang ganda ang kulang yellow eh, spoon eh. Pwede, maganda rin, red, mga iba-ibang kulay. Pero ang lakas makadating ng yellow eh. Pag nag-yellow ka, iba rin eh. Iba. Ibang, mas ano siya na, ano, mas... Saka spoon. Spoon ang concept. Spoon din kasi concept mo. Anong tawag po sa yellow na yan? Ano ito eh, why something to na yellow? Tinanong ko si Pops Jeffrey. From ano, New Zealand. Hala, oy. Well, sabes. Ayun, yellow na ano. Why something daw yun eh. About why this spoon. Why 56 yan? Eh, so, ano to sa Type R na bagong Type R? Type R, kaso parang pagkakita ko,
hindi yun mismo yung kulay na tinitignan ko sa spoon eh. Oo, iba pa. Iba medyo, pa pero, ito medyo ano eh, no? Medyo light. 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 Pero okay na. Yung yellow na spoon yata talaga, parang medyo madilaw eh, no? May may ano, magpagka red na konti. Maganda rin ang manilapasan ng pagka-yellow. Pero maganda po, boss. Malinis. Salamat, boss. Ang ganda ng pagkaka-yellow niya. May nadagdag ako, i-ano natin, i-vlog. Yun po, boss. Ang ganda po ng malinis kung pag tinignan nyo sa personal to, kala mo bagong ano pa eh, sariwang-sariwa. Ito, igagawin kong blue muna. Aalisin mo yan. Ano po yan, functional talaga po yan? Oo, oh, ano to eh. Tohok to, nahihila. Ah, na ano talaga po siya, no? Ayos po, boss. So, yun guys. Ito, pinalitan mo lang eh. Emblem, no? Oh, emblem. Mm-hmm. So, makita mo malaki? Oo. Sa ano to eh? Sa... Accord. SI. SI. Sa SI. Sabi ko, hindi yata ano. Ginawa ko ng paraan. SI. Na... Ang SI na emblem. Oo, oh, magkaiba nga, no? Right. Ganda po, boss. Pero, yun. Mga ano lang. Vitali na lang next time. Sa last ko, ganun na lang muna. Ang ganda po, boss. Salamat po sa... So, sa susunod na vlog po natin, abangan nyo yung mga iba pa pong kotse na iba vlog natin. Oo, may mga tropa tayo dyan, sila Pops Ray, mga other side team. Other side. Ah, may ano po pala kayo, may grupo. Oo, may grupo tayo dito, mga other side. Ano pong pangalan? Other side. Other side. Meron po silang Instagram or... Meron, may meron tayo. Lang other side. Other meron side. Sa New Zealand, sa New Zealand. Oh, sa meron din yata sa Italy. Pero hello po sa inyo, mga other side team po. Other side team, represent ano, US. Sino po mga i-shoutout nyo, mga... Mga sila mga Pops Jeffoy, yun, sila Pops Rain, mga taga New Zealand, sa mga taga Pinas, marami dun. Shoutout po sa inyo mga guys. Mababait yun, malulupit ng mga forma, ano, mga ano lang tayo, mga latak eh. Pang aspi, no, mga ano, no? Kasi dati, nung mga natambay kami sa Pinas, oh. Yung grupo ng other side, ang lilinis. Lilinis, pang car show, eh, no? Mababait, mababait pa yun. Kasi ang ganda nun, eh, other side. Diba, tambay kayo, other side. Mm. Why, bakit po other side? Wala, hindi man lang left side or right side. Ay, kasi yung other side, diba, tambay kayo, dita mo dun. Pag left side, other side. Sa left lang sila, or sa right lang, no? Other side. Lagi mo titignan yung other side, hindi lagi yung... Negative side. Ayos po. Maganda po, boss. Maganda. Shout out sa mga taga other side ng Pinas, New Zealand, ayos Italy, po, boss. International. Ayos. Ganda po. Pagpatuloy nyo po yan, boss, at napakalinis ng Honda Fit nyo po. Salamat po. Honda salamat. Fit slash Jazz. Jazz. Ayun ang ating. GD3. Ayun, Jazz pa lang ating Jazz. Jazz setup. Oh, yes, nice setup. Po, boss. Salamat sa, po. Sa uulitin po, boss, at sa looking for another vlog in the future sa so, mga additional additional idadagdag sa engine or anything sa inyo po sana maka-inspire tayo ng mga tao na hindi naman kailangan ng mamahal na parts lahat to ano lang yan formang tipid makachamba ka ng ano original swerte mo na pero passion ano man lang naman to hobby eh hobby lang kumbaga hindi mo naman kailangan magpayabang sa iba na original parts ko ito ay para lang sa sarili mo na gusto ko ito pero ang your car yan, your rule no kahit naman ganun kahit pa paano idali mo yun sa ano sa mga car meet matutuwa na rin yung iba yung mga car enthusiast pero pag car critics medyo most on ano nila OOG dapat yan hindi yun ang next time na itatalakay natin car critics at saka car enthusiast ang difference okay, so bubas. Ay muna for today salamat po sa pagpapa-unlock ng inyong kotse po at sana masuportahan niyo po yung ano Jejemon TV at salamat sa suporta sa una naming video at kita-kits sa next vlog namin. Alright, 1 2 3 go.